Pinoy Online Pocketbook presents Dahil sa Karamutan, a short story. Ale, baka naman po pwedeng makahingi ng maiinom sa inyo. Kailangan ko lang inumin tong gamot ko. Nagmamadali lang po talaga ako. Napakunot ang noo ni Aling Luz nang sabihin yun ng isang lalaki sa kanya paglabas na paglabas niya sa isang grocery store. Kitang-kita pa sa daladala niyang cart na ipapasok pa lamang sana niya sa tricycle na mayroon siyang biniling mga inumin. Dahil mahilig doon ang kanyang mga anak, ngunit mabilis siyang umiling sa nasabing lalaki. Ay hindi! Wala akong maiinom dito! Sa iba ka na lang manghingi! Bulyaw niya sa lalaki na maayos naman sanang nanghihingi sa kanya. Ang laki-laki ng katawan mo! Nanlilimos ka? Ako nga nagtatrabaho para sa pamilya ko tapos ikaw manghihingi lang? Ang kapal naman ng mukha. Nakarolyo ang mga matang aniya pa sa nasabing lalaki. Agad namang nalungkot ang mukha ng lalaki. Sige po. Ngunit, sabi na lamang nito sabay akmang tatalikod na sana. Nang bigla pa niya itong pigilan. Alam mo, wala nang libre ngayon sa mundo. Matuto nga kayong magtrabaho para hindi kayo hingi ng hingi? Kunwari ka pang iinom ng gamot? Mukha ka namang pulubi? Aniya pa. Ngunit, hindi na lamang siya pinansin ang nasabing lalaki na nakita niyang tila nahihirapan ang itsura at nakahawak pa sa lalamunan nito. Mabuti na lamang at isang matandang galing din sa loob ng grocery store na iyon ay nakasalubong ito at inabutan siya ng maiinom. Agad na ininom ng lalaki ang tablatang hawak nito at ilang saglit pa ay nakahinga na ito ng maluwag. Pasensya na ho sa abalan ay inatake na kasi ako ng allergies ko kaya natataranta na ako kanina. Hindi ko lang alam kung saan ako kuha ng maiinom. Tinulungan ko kasing magkarga ng mga 4 return naming stocks yung isang warehouse staff namin dahil late nang pumasok yung mga kasama niya. Kaso maalikabok pala yung mga kahon. Kaya eto po, bukod sa narumihan ako, muntik pa akong hindi makahinga. Natatawang kwento pa ng lalaki maya-maya. Kaya naman natutok na lamang ni Aling Luz ang kanyang sariling bibig. Napahiya siya. Napakaramot niya kasi. Pagkatapos ay mahilig pa siyang basta na lamang manghusga. Dahil doon ay aalis na sana siya sa harap ng mga ito. Ngunit nagulat siya nang makitang bigla na lamang inabutan ng lalaki ng pera ang matandang tumulong sa kanya. Iho, para saan to? Nanlalaki ang mga matang tanong ng matanda sa lalaki. Para po yan sa kabutihan niyo, Nay. Sinagip niyo ang buhay ko sa pamamagitan ng pag-aabot sa akin ng maiinom na tubig. Kaya tatanggapin niyo na po yan. Maliit na halaga lang naman yan. Sige na ho, lagay niyo na sa bulsa niyo. Sagot naman ito, kaya lalong napanganga si Aling Luz. Maliit! Makapal na tig 1,000 ang binigay mo sa akin. Gaano ka ba kayaman, iho? Susme, bigla ka na lamang namimigay ng ganito kalaking halaga. Pabulalas na tanong pa ng matanda na mukhang hindi yata makapaniwala. Dahil doon ay natawa tuloy ang lalaki bago nito itinuro ang isang sikat na mall na nasa kabilang kalsada. Ako po ang may-ari noon, Nay. Nice to meet you po. Nakangiti pang tura nito at doon ay nanlambot na ang tuhod ni Aling Luz. Sising-sisi siya at bukod doon ay inggit na inggit din siya sa matandang ngayon ay nagtatatalo na sa tuwa. Dahil nang bilangin ito ang perang ibinigay sa kanya ng lalaki, ay umabot iyon sa halos 50,000 piso. Sino ang mag-aakalang dahil lamang sa kusang pagbibigay nito ng inumin sa isang taong nanghihingi ay makakatanggap ito ng ganoon kalaking halaga? Easy money kung tawagin pa nga ng iba. Nagpupuyas ang damdamin ni Aling Luz. Hindi siya makapaniwalang ininsulto pa nito kanina pagkatapos niyang sabihan ng kung ano-ano at hindi tuluan. Siya't sanang nakatanggap ng gantipala, kundi lang dahil sa kanyang karamutan. Ano ang masasabi mo tungkol sa kwentong ito? Pag-usapan natin yan sa comment section.